Alright guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pow Salud. Welcome po sa ating late night initial edition boxing talk at today or tonight. Kung saan man kayo nandun. Alam ko sa Pilipinas, ano pa, 11 o'clock pa. So tonight pa. Dito sa Japan, 12:12. So it is already fight day actually. It's fight day. Hindi ako makatulog. So I've experienced the weigh-in. I will experience two boxing event in Japan in a span of about 3 weeks, no? 3 weeks na ako dito sa Japan. And I'm very excited to share to you a lot of things that had happened. But today, I'm gonna talk about the upcoming fight of Pete Apolinar and Yoshiki Takei. Pag-uusapan natin kung ano ba yung sa tingin ko talaga dito, yung honest opinion ko sa posibleng mangyari dito sa laban na ito. At syempre, pag-usapan din natin yung laban po ng isang Pilipino at iba pa pong mga laban sa undercard. And of course, other news, pag-usapan din natin si Inoue. Inoue, he has a breaking news. He's gonna be fighting Paul Butler on December 13 here in Japan. Iba talaga ang Japan, no? I remember back in the days as history, no? Japan were able to close themselves but still able to progress. Kayang-kaya talaga nila na mag-produce ng isang event at magbayad ng isang ganitong klaseng kumbaga boxing event, big time boxing event. And of course, mga balita pa po sa boxing. I'll touch on a little bit of about Casimero. Casimero's ranking, nakakalungkot, no? Mga Pilipino, bakit ba hina-highlight natin yung negatibo? But in any case though, I do wanted to share to you my opinion. So bago natin simulan yan, I would like to go ahead and ask for you to share this video and let me know if okay po yung audio ko, kung naririnig niyo po ako na maayos, at ako muna yung magka-countdown para ako mismo maka-share din. So let's count down for a minute and I'll be back, okay? Here comes the boom boom pow. Salamat po. Ilang ganito, ilang set? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, parang malabo pala yung internet ko. No? Malabo ba yung internet ko? For some reason. Comment nga po. Shout out po sa inyo lahat. Thank you very much po sa lahat po ng nanonood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Malapit na ako bumalik sa Pilipinas. So we'll be back to our usual schedule of going live sa gabi. No? At makaka usap niyo na naman ako gabi-gabi about boxing event. Medyo talagang focus lang ako talaga kung saan man ako ma-assign. Kung ano yung trabaho ko, medyo focus ako doon. Or hindi ako focus. Kahit na nakapagbasa tayo sa balita, hindi ko talaga maibalita sa inyo lahat. Double checking the sound? Okay naman. Okay. Okay naman pala. Shoutout ko muna yung of course, dahil nga po tayo po ay, you know, we're a boxing fan, isa-shoutout natin yung mga groups na sumusuporta po sa atin. Yung, of course, Boxing Talk Pilipinas, shoutout dyan. Pinoy Boxing Aficionado. Yung group ko rin po, yung Powcast Sports Community, tsaka just in case hindi pa po kayo nakaka-join dyan, join na rin kayo. Shoutout dyan sa Pinoy Fight Exchange. Ito po yung mga talagang boxing channel or groups na talagang lagi-laging maraming kwentuhan about boxing. Yung Pinoy boxing, MMA, basketball. Siyempre, yun din yung tatlo kong sports eh. So, eksakto-eksakto sa atin yung channel na yun. Of course, yung mga solid supporter ng Pow Salud sa Pow Salud Supporters Group.
Salamat po sa inyong walang sawang suporta kahit na minsan eh, hindi ako nakakapag-update. Yung supporter of all Pinoy boxers, shout out din po sa inyo na yung mga addict, Pinoy boxing addict at Pinoy Pride Group. Lahat po yan eh, talaga namang sinusuportahan ko po at aking, kumbaga ako nagsishare ako ng content doon. Doon din ako minsan nakakuha ng update at yung mga impormasyon, hindi naman lahat legit, pero at least masaya at marami tayong kausap na mga boxing fans. Kumusta kayo? At bago ko magsimula sa aking breakdown kay Pita Apolinar, I wanna go ahead and ask you guys kung mga taga-saan po ang nanonood sa akin ngayong gabi. Taga-saan po kayo? At nang ma-shoutout ko po yung lugar, meron po ba mga taga-San Pedro, Laguna dyan? Because ang ating pinuboxer po na lalaban, mamaya ng konti, no? I believe 4 o'clock kami aalis dito. Pero anong ko sa gabi pa ang laban ni Pita Apolinar. So, I don't know what we're gonna do, but we're excited for the fight. And I hope you're excited too. Maliwanag ba ako? Malinaw ba ako, guys? Paki-comment nga. Hintayin ko yung mga shoutout nyo. Pa-shoutout nyo dyan para mabasa ko, ha? Edwin, tomorrow, Sir Pa, what time their fight? Tomorrow po ang laban ay, I think, siguro, the event will start at around maybe 6 p.m. Manila time or 5 p.m. So, abangan nyo na lang. Parang ganun din yung kay Don Inietes around that time. Unfortunately, during the weigh-in rules meeting, I was told that we cannot even bring our camera. So, baka picture-picture taking lang tayo doon sa ano. Pero hindi tayo maka... So, puro behind the scenes lang po talaga yung magbibigay ko sa inyo na footage. Hindi katulad yung the last time. Kinakabahan pa nga ako dun eh. Yeah, so, ingat lang tayo. We want to maintain relationship here in Japan. And Japan is a very good place. And I believe, no, this will be a second hope for Filipino boxing because kailan lang, ano, ang dami na naman nagpo-post na mga Filipino boxers na lalaban dito sa Japan. And so Japan are inviting a lot of Filipinos. Hopefully, magpanalo rin ng mga Filipino. Good evening, Boss Pao. Ingat dyan sa Japan. Of course. Uy, Mark Mendoza, Viseles. Shout out sa iyo. Iba talaga mga supporter ko dito. Katabi ko na lang eh. Watching from Dumaguete City. Yan. Gino Lenes Patron. Good evening. Yung paisa oh. Julius Irving Junko. Doc J, kamusta ka na dyan? Kung nasang kawan. Ano pa plano natin bukas? Nako. Good evening, Sir Pa, watching from Korea. Yan. Nako ha. Teka. Double check ko lang kung ano. Wala masyadong chismis, kaya wag na kayong maghanap ng chismis. Let's go ahead and break this down. Pakita ko muna sa inyo yung tale of the tape. Teka, biglang message sa akin. Alam mo, sabay bigla eh. Boy Tahi. Nagsukiya. Nagugulo itong mga ito eh. Nagugulo. Shout out. Kaka-concentrate. Hindi ako makakonsentrate sa inyo eh. Anyway, salamat po, salamat. Teka, ilan na ba yun? Ang konti pa nanonood, 30 pa lang. Paka ano naman? Oy, Anthony, pasok ko nga. Alam ko, actually, gusto kong pumasok. I'm looking for help para i-breakdown ito. Gusto ko yung mga katulad ni Anthony, yung mga real talker talaga, na magsasabi kung ano sa tingin. Watching from Bohol, Matic na tune in, basta Powcast, saan ba pwedeng panoorin ang fight ni Apolinar, Sir Pa? Wala pa akong update eh. Baka alam ni Doc J. Meron silang Japanese TV po eh. Aalamin ko, ipopost ko sa Facebook page. At sure ako, ipopost din niya ng Omega pag nalaman namin. Yung last time, yung channel na ipalabas yung kay Tom Jun, doon ko lang din nalaman during the fight day. So, abang-abang ngayon na lang. At please make sure you subscribe to Omega Boxing Gym Facebook page. And of course, Powcast Sports para lagi kayong updated, no? Good para sa Hapon at Pinoy na binibuild up nila yung rivalry Pinoy laban sa Hapon. Yes. And, you know, Empire 14 TV, a rivalry wouldn't be a rivalry if laging talo ang Pinoy. So, kailangan yung rivalry, medyo yung katunggali talaga. Yung talagang nananalo, natatalo. That's what you call a rivalry. So, I hope that will happen. And I think
Pete Apolinar has a big chance tomorrow to make it happen, you know. So far, on my first event here in Japan, in Osaka, 1-1 ako. So, panalo si Gio Santissima, talo si Tom Jun. Ngayon, I'll be watching two Filipinos once again. Two Filipinos once again. Ito si John Ordonio. As a matter of fact, gawin nating main event na usapan ito si Pete Apolinar. Total, konti pa lang nanonood. I wanna show you first the first Filipino that will be fighting, you know? At nakita ko kanina si John Ordonio, nagme-message pa sa akin eh. Sabi, pa-featured up sa boss. So, shoutout kung sino man yung boss niya. At salamat sa pagsuporta kay John Lawrence Ordonio. Si John Lawrence po, ilang beses ko na po napanood yan. May galing yung bata, no? Pero, syempre, you know, there are, kumbaga, certain things na kailangan niyang i-improve. And I'm certain and I'm hoping na ma-improve niya dito sa laban na ito. Kasi itong kalaban niya, nakita ko kanina, at mas mahaba sa kanya. So, hindi ko alam kung hindi ko kasi naabutan yung weigh-in. Ganun pala yung weigh-in dito. Hindi iniintay yung mga ibang boxers. Basta dumating na yung magkalaban, game na. Kasi pagkarating namin doon, naka-weigh-in na si John Ordonio. So, nakuha niya yung timbang niya. Ang timbang na lalabanan nila is catch weight. And John Ordonio is 3 pounds under. 132 siya. So, medyo matangkad yung kalaban niya. So, on the onset pa lang, sasabihin ko na, sa height pa lang, eh, dihado na 5'6 against 5'9 and a half. At ito po ay southpaw yung kalaban niya. At parang very seldom yung southpaw na ano, no? Na hapon. Ang alam ko nga, ayaw na mga hapon na southpaw eh. So, he's a southpaw. So, that's a problem. Because lagi ko naririnig po sa mga boxer, no? Mahirap pag southpaw kalaban. Hirap mag-recruit ng mga southpaw kasi mas konti pa rin yung southpaw na boxer. So, I hope John Lawrence Ordonio had some southpaw sparring partners. You know, I want to give him a chance. He's only 25 years old against a 23 years old Japanese. At yung record ng Japanese, guys, 1-0 lang. 1-0. So, I'm curious to know if we can find how many amateur fight this guy, Taiga Imanaga, has. So, box amateur. Ang record niya sa amateur is 1-4, at least according to BoxRec. So, the record is not that impressive. Okay? But, ikaw ba naman? Siyempre, ikaw yung naghahamon sa isang Filipino. I'm sure na scout na yan. Baka napanood na nila yung video sa Powcast Sports. Mga nakasubscribe na Japanese. Domo arigato. Gozaimasu. Thank you very much for watching. And I'm sure, siyempre, you know, na-invite yan eh. Sila yung nagpo-promote. So, they know the style of John Lawrence Ordonio. John Lawrence has a better experience. 7 wins, 3 defeats, 1 draw. At I've watched a number of his fight. Yung laban niya kay Jules, kay Ronel Sungkit, yung kay Antonio Seis Mundo, natalo siya, hindi ko matandaan eh. But I know the style of John Lawrence. Saka nakasama ko ito mismo nung nagpunta kami ng Bicol kasama si world champ Pedro Taduran back then. So he's a very good guy. Unfortunately for this fight, I think, and I would assume, by the way I look at it, I I've asked around, feeling ko medyo may lamang itong Japon. Pero sa experience, syempre lamang ang Filipino dyan. I would like to see itong si John Ordonio because dumating siya dito before the weigh-in. So medyo, although malapit lang naman ang Japan, so I'm hoping na walang factor yung fatigue sa pagbabiyahe, walang factor yun, at saka makarecover siya, may chance siya. I think dahil baguhan itong kalaban niya, and mas matangkad sa kanya, I would like to see him go inside. Go inside, atakihin niya kagad itong Hapon, pressure him, because this Japanese doesn't have much of an experience. So, that's what I want. But, syempre, tingnan din natin kung gano'ng kalakas na talaga itong Hapon, no?
Itong si John Lawrence Ordonio ay taga San Fernando sa La Union. So sa mga taga La Union, suportahan po natin ito. At hopefully manalo siya. Sana maka 2-0 tayo ngayon. And I honestly believe na may chance siya as long as he's well conditioned. Talagang very important ang condition sa boxing. So I'm not gonna give any prediction because to be honest with you, I don't know the opponent. I'm just basing it on from the kind of skills that I know kay Ordonio. So yun. So this could be a 50-50 fight lamang siguro yung Hapon kasi ang territory nila ito eh. Sila yung nag-scout. Okay? So basa muna ako ng konti dito ha. Diyan basta-basta kalaban ni Apolinar kickboxing champ. Yan, pag-usapan na natin. Itigil na ni Quad. Iwan ko sa'yo. Knockout dapat para di maging cooking show. Yeah, I do believe dapat ganun. And speaking of knockout, I think dun sa main event, makakita tayo ng knockout. And I'm not just hyping it. And I don't need to hype it. You know why? And ako'y mag-sermon sa inyo. I don't need to hype it because the fight is sold out. You know? At Coraquin Hall. So, sold out. Ibig sabihin, nabili yung ticket. Maraming... at ang mahal ng ticket. Ang mahal. May 8,000 yan yata. Tapos mas mataas pa. So, ang mahal ng ticket. So, congratulations sa Japan boxing fans because you're supporting your boxers. No? Kaya pupunta dito yung mga Filipino, mas malaki offer nila dito. Dapat tayo din, mag-invite tayo sa Japan. Anang Japanese, pumunta sa Pilipinas. Eh, mahirap kasi wala masyadong kita. But that's another point. But I'm just reminding you guys, once we have a big event in the Philippines, and libre siya, manood na kayo ng live. Share nyo. Pero pag may bayad, bumili na kayo. Mura lang yan. Sa Japan, mahal-mahal. Of course, iba naman yung taga-Japan. Anyway, let's go ahead and look at the tail of the tape between the two boxers that's gonna be fighting tomorrow. FYI po, Pete Apolinar will be defending his title, OPBF, Super Bantamweight title. This will be 12 rounds of boxing. So, eto na. So, if you look at it closely, ito pong si Pete Apolinar ay may 16 na panalo, 2 talo, at 1 tabla. At yung kalaban niya, 4-0. Ito yung, ano, yung sinasabi ko, bakit ganun? Yung mga boxers ng Japanese, 1-0, 4-0, debut, tas ang kinakalaban ng daming record. What does it mean? Talaga bang nag-level up na sila? Again, we'll find that out, no? And in reference sa height, 5'7", 5'7", mukhang sa picture mas mahaba itong si Yoshiki Takei. Based on the photos and based on what I've seen, mahaba, medyo mapayat yung Takei, pero solid yung muscle sa kanang kamay. Solid. Solid. Hindi ako nagbibiro. So, parang ano, parang athletic din. Kita mo yun dyan, talagang payat. So, I'll be curious to see how they look like tomorrow. Yung recovery, which is very important. So, how will they will look like tomorrow? So, let's look at the experience of Yoshiki Takei. Okay? Waiting for the link. Oy, sorry. Anthony, papasok kita. I'll send you the link bago ako magano. Message kita sa messenger. Tail of the tape naman. Diyan, sige na, knockout dapat para maging waiting for the link. Yan. And alam ko, gusto kong balitaan mo rin ako sa mga bagay-bagay ngayon. Ano yan? Anthony, bakit ganun yung ano mo? Okay. Yan na, sinan ko na kay Anthony. Kailangan ko na pala. Ibig sabihin, gamitin. Okay, 4-0 lang. Itong si Takei, no? And if you look closely, para makita nyo, southpaw rin siya, 5'7", from Yokohama, which is galing kami doon kanina, nag-sparring doon si Mark Viseles, ha? If you haven't seen the video, yung live video, nasa Powcast Sports Facebook page lang, exclusive doon sa Facebook page. But I have a HD copy, I will upload siguro pagbalik ko na sa Manila. So, ito yung mga nakalaban niya, no? So, his first fight against 6'7",
6-7-3 fighters. 6 wins, 7 defeats. Ninakaut niya round number 1. Round number 1. Let me dig deep closely, no? Okay, so yung sa 8 talo noon, 4 knockouts. So okay lang, kaya di siguro, chamba lang. Hindi naman ganun kalakas. Tingnan natin itong next na nakalaban niya. Yung next na nakalaban niya, 5-0. Si Asusa Takeda. And, pinatay na naman. Tingnan ko lang yung kalidad ng mga nakalaban nito, ah. Teka. 6, unang talo. Ah, wala pa. Wala pa. Wala pa. So, they're both building up. So, next tayo, ito, 2-0-1, si Cache. Round 1 na naman. At itong si pinakahuli niya, umabot ng round number 2. Let's see kung ano yung kalidad dito ni Shingo Kawamura. 32 years old, 5'7". Ayan, may mga 2-star fight. 2-star fight. Pero wala din. Wala, pataba lang muna. Okay? So, si Pete Apolinar ang naiiba dyan. So, based on the record and the experience, I think this would be probably the hardest fight of Yoshiki Takei. But I will tell you why you should still watch this, and I will tell you why ako mismo medyo parang I will not overlook, and I don't think this is a sure win. Kasi may kamay, may lakas. At this is the common thing since Osaka na sinasabi ng mga tao. I remember people saying here, kasi naalala ko nung nag-sparring si Mark at saka si Kenshiro, sabi diamond face, diamond hands daw si Take, which means he has a strong hand. Anthony, pasok ko na anytime, ha? Sinend ko sa messenger mo, FYI. Di ko alam kung nakita mo na. So, yun. Yun eh, no? A good power puncher is always a game changer para sa akin. Now, for example, no, we were overlooking his boxing skills because he's a K-1 fighter. Baka sumipa yan. Mas magaling mag-boxing. But if you have a power punch, kahit na talo ka sa scorecard, a one punch can change the fight. Pag pwede ka makasakit. That's what Manny Pacquiao was doing back in the days na lagi ko inuulit na binaboxing siya sabay natatalo dahil sa lakas. So, I wanna just show you real quick itong experience ni Pete Apolinar, and then after this, Anthony, get ready. So, we're gonna go dig deeper. I'm now just gonna show you the record of Pete Apolinar. So, again, ito po si Pete Apolinar. Ay may record na 16 wins, 2 defeats. Of course, he acquired the OPBF ito dito sa kay Junril Ramunal, 10 round TKO, nagpakitang gilas talaga ito, and that was also a good comeback fight. Yung comeback fight niya, hindi po yun usually nag-activity fight, pero they went straight to a title fight after failing to get the title shot in Korea dito po kay Jongshon Kang, pero there's a long story behind it. I'm gonna spare you in another time. Pero here's the thing, no? Pag-iisipan nyo, yung dalawang talo ni Pete Apolinar, yung dalawang talo na yan, the first one was against Gio Santissima. At itong laban na ito, they were both in ala. And nagtaka pa nga si Pete, bakit sila pinaglaban. And first round lang. So, if you look at the defeat of Pete Apolinar, those are both knockouts. Nako, delikado, nananakot pala to si Pete. Ayun, nako, kakabahan kayo, no? And based naman sa experience, real quick, Pete Apolinar has 3-star fight, 2-star fight. Of course, doon pa lang, sure ball na mas maraming experience si Pete Apolinar. But this fight also could be the one of the hardest for Pete Apolinar. But that's just my point of view. Before I give you my what I think should happen, pasok muna natin si Anthony. Anthony! So, late na ito. What's up? Parang bagong haircut ka. Yeah, duty. Kamusta ka?
I'm fine. Busy sa duty minsan, so ngayon lang nakaka-relax. Salamat, salamat sa pagsama mo. Thank you very much. I'm still here in Japan. Wala akong schedule. Naisipan ko lang mag-live. Thank you for joining me here. Yung first topic natin, itong laban ni Pita Apolinar at saka ni Yoshiki Takei. So I'm not sure kung napanood mo yung weigh-in. The first thing I'm gonna ask you, what's your reaction doon sa weigh-in? Anong nakita mo doon sa nung nag-harap sila? Pete is incredible. Ang ganda ng shape ni Pete. And that's a byproduct sa yun, yung pinag-usapan natin last time we talked sa podcast, yung investment. Nakita natin yung investment doon. Normally, yung mga fighters, their weakness is the way in. Pero nakita natin kay Pete, all smiles, joking around, laughing around. And yun, nandun yung nutritionist niya. Yun yung ano eh, parang yun yung diamond inside, ano, inside their camp, si Janet Arrow. That, wow. Only special Janet Arrow, ah. Game changer, yeah. Kaya yung gano'n sa tingin mo, is it a game changer? Does it really make a big difference in a fight or in a fighter? It is. Pero yeah, meron minsan hindi naman natin na ano na naunahan talaga yung mga boxers, pero yung ano yung nagpe-pay niyan is yung durability mo tsaka yung ano yung parang hindi kayo masyado nahihirapan sa ano sa recovery at saka sa weigh-in. Doon talaga na kukuha yung isang Janet Arrow, yung mga ano nila, how they do their diet, how they recover from the weigh-in. Yun yung pinaka mahirap eh, kung naka-recover ka ba or hindi. Yes. Usually ang mga boxers, ang mga excuses nila, let's call it excuses, yung mga excuses nila, hindi kasi ako naka-recover eh, tapos yung hirap ako sa timbang. That's usually what we hear pag yes. Pag natatalo sila. And to be honest, nakakasawa na nga minsan, paulit-ulit yeah. na lang. Well, lalo na pag alam natin na maraming laban na. Pero minsan hindi natin masisi. But this could also be a problem, no? Dahil nga sasabihin nila short notice, may iba sila trabaho. Yun yung challenges talaga ng mga boxer. Pero kay Pita Apolinar, wala yung issue na yan. Yeah. We're here early. Mm-hmm. Oh, and 10 days before, that speaks enough about Omega. Let's give credit to Omega kasi usually ang ginagawa eh, minsan nasa privilege na rin yan ng home country. Minsan gusto talaga nila, syempre mapapalit yung opponent nila para hindi masanay sa weather, mga ganyan. Tapos hindi maka-adjust sa yeah. kasi sa biyahe, ganun. So ang daming ano, daming factors ng mga ganun. Nakita natin ngayon kay Pete, hands-on talaga yung Omega sa kanya. They hired nutritionist. So we'll take that out of the equation. It's, yeah, it's out of there's no excuses. For Pete, there's no excuses. Yeah. He looked good. Ang ganda ng katawan ni Pete. So makikita naman natin yun sa ano sa mukha ni Pete at sa timpla niya. Hindi natin nakita doon ang drain siya ganun. Wala tayong nakita noon. He looked good. He looked incredible. So sabi ko nga kanina when I talk to someone, parang yun yung magiging stairway to heaven ni Pete kasi if he wins this, sky's the limit for Omega and for Pete kasi syempre nandun na maganda yung build up nila sa kanya. This is another crossover fight. What I'm saying is crossroad fight kasi yung laban niya sapat sa Korea, you know, that could have been as a level of fight, just to be honest with you, and it's given another opportunity. In fact, this opportunity is even bigger and better. So we will assume that Takei is in his optimal shape. We will assume that Pete Apolinar is in optimal shape. So we're gonna really see a good fight. I want to ask you a generic question, and then let's talk about the keys to win. The generic question that I will ask of you is that let's share the pie 100%. Share the pie 100%. Sino lamang sino dihado sayo? Oh yeah, si Pete sa akin. Hindi dahil natin yung 100. I think 80-20. 80-20?
Yeah. That's how confident you are, kay Pete. For sure. Kasi, tinanong ko na yung ano eh, tinanong ko na yung mga Japanese and hindi basta-basta si Takei. Yeah, he doesn't have enough parang experience in terms of boxing, pero sobrang incredible daw yung power ni Takei. And a lot of Japanese boxing fans has been saying na parang magka-level sila ni Naoya Inoue ng power. Teka, I'm confused. You're building up Takei, but you give 80-20. Who are you giving the 80-20? Kasi alam ko yung ano, alam ko yung skill ni Pete. Nakita ko yung pinakita niya against Ramonal, and I know Ramonal is a journeyman or a well-rounded age fighter na, so nandun na siya sa limit niya in terms of age, pero na, yung capacity ni Pete sa talento niya, kasi si Takei, he is a knockout artist. Sobrang lakas daw ni Takei, but ang problema sa kanya, wala pa siyang experience and wala pa siyang enough skills in terms of boxing. Kasi ano siya, K1 champion siya, hindi siya sa boxing talaga na ano. Pero yung differences nila onti lang yan, kasi magaganda rin yung footworks ng mga K1 fighters, so onti lang yung differences nila, pero ang hirap talaga niyan, ang hirap ng changes niyan in terms of boxing, tapos ganun, kasi crossroads pa rin yan eh. And in terms of Pit, kasi makikita mo dun yung, yes, may knockout punch si Takei na dun sa kanya, mas I do agree, mas malakas si Takei kaysa kay Pit, pero in terms in terms of range, in terms of ability, mahirapan si Takei to pull a trigger kay Pete if Pete is 100%. Okay, I'm gonna play devil's advocate here. And this is the first thing na sasabi, na iisip ko bigla, na iisipin ng mga nag-breakdown na bloggers, YouTuber, analysts. Aren't we overlooking the skill because of his background as a K1? Dahil sinabi mo, you know, parang inferior yung kanyang boxing skills. And kasi 80-20 parang malaki yan. To be honest with you, I'll give you my honest percentage of this one. I'm actually giving a slight edge kay Pete Apolinar. Maybe 60-40 kay Pete Apolinar because of the experience. But 80-20 is big. Aren't you, overlooking the skills of Takei? No. Kaya nga binild up ko si Takei, sinasabi ng Japanese boxing fans, they consider him as a great prospect and soon to be world champion. But the differences between an experienced fighter and a newbie sa boxing is a lot. Kasi mas nakikita mo kung built for boxing ba ang boxer if na, he has been into the dark places. And Takei has never been in the dark places. He has never tasted a punch, a solid punch, or a solid combination in his boxing career. And he never faced a good fighter like Apolinar who could get him rounds na dun talaga siya matetest kung what is he made of. Wala pa siya nasusubukan yun. And with Pete, nakita na natin, he's been through his ups, he's been through his downs, nakita na natin yung downtimes niya. He has been a two division champion sa OPBF. Nakita na natin yung naglast shot 12 rounds sa championship. Nakita na natin yung dati sa featherweight, so ang laki ng binaba ni Pete. And look at him in the weigh-in, bumaba pa siya ng 122 noon and he looked good. Pero depende pa rin yun sa recovery niya tomorrow, kung maganda yung maging recovery niya, then doon pa rin natin makikita kung what's up with his parang fight. So kulang pa recovery pa, so doon natin makikita if okay yung recovery ni Pete.
80-20 talaga yun. Kasi, Yun na, okay. Kasi, bantay-sarado siya talaga dito ng, Miss Janet Arrow was a very, very good, parang hindi lang siya nutritionist, talagang yung cook, yung pagluluto, kasama ni Doc J. So, I would assume that he's 100%. If I may ask you now, let's go to the keys to win. Unahin muna natin yung keys to win ni Takei. What should Takei do, in your opinion, para siya ang manalo? Be unpredictable. Kasi yung inaasahan ng team ni Apolinar kay Takei is to land that devastating right hook. Yun talaga yung knockout punch ni Takei. And if makuha niya yun in sa right time, then he has a good chance winning. But if he can't set, hindi niya kayang i-set up, inaasahan lang niya, malalan niya. Pag makalan lang siya kay Apolinar ng ganun na punch, mananak niya lang si Apolinar, then he will be having a long time sa ibabaw ng law na bukas. Mahaba-abang oras yung 36 minutes kay Takei pag hindi siya makalan ng right, devastating right kay Apolinar, kasi i-outbox lang talaga siya ni Apolinar. And also, let's see about his cardio. Tingnan natin kung anong meron sa cardio ni Takei. I hope he worked his cardio, because if he can... I don't think he looked good. He looked drained. Oh, okay. He looked drained sa weigh-in. So, okay. Tingnan natin. Actually, normal yan sa mga Japanese boxers. They took advantage of the weight. And gusto nila yung malaki sila sa weight. Sila. Kasi lamang sila. So, maganda naman yung recovery ng mga Japanese boxers. So, we'll see. We'll see, we'll see. Now, yung sa sinabi mo, no, tell me if I understand you correctly, be unpredictable. Can you elaborate more? Kasi he is expected and I expect him to attack. And that is actually part of my keys to win, to go for it right on the onset. Because nakita natin, if people doesn't know, he has 4 wins only in round number 1, and round number 2. So, although expected na attack siya, I would still want him to attack as a keys to win. And I want, kumbaga kung ako yung may lakas, I want Pete Apolinar to feel my power right away. And time it, ano pa naman ito, kahit na long range, nakakatama pa rin. Kasi iwan ano niya eh. Yeah. Kasi, how would you be unpredictable? Nakita naman natin yung weigh-in, di ba? Mas matangkad si Takei kaysa kay Pete. Mm. And, wala pa tayong nakikita na, yun nga, yung sinasabi nilang weakness ni Takei is his boxing skills. Di pa natin nakikita yung boxing skills niya. And it's a good avenue to showcase if meron ba talaga, nag-improve ba talaga siya sa isang coach niya na isang former world champion na si Yaegashi. Kung nag-improve ba siya doon. And ito yung good avenue. Mas maliit si Pete sa kanya. And then, he can work on his jab. Kita naman natin how deadly his sparring partner is, his training partner is, which is si Naoya Inoue nung ginawa niya kay Nonito Donaire. Nag-fake siya ng right, nag-fake siya ng jab niya, and then nakalan siya pitik niya na hook nung end of the first round. So, yung mga ganong parang setup, yun yung key sa kanya. Kasi when it comes to world championship, hindi ka lang basta-basta na, oh, malakas yung hook ko, bibitawan ko lang to. Hindi na ganun eh. Imposible ka na lang maka-launch ng punch ng ganun. Yun yung sinasabi nila, lucky punches. Bira na lang talaga eh. Si Marquez lang siguro yung naalala kung ganun nakalan ng punch. So, yun natingin ng mga Pinoy. Pero, I've seen a lot of training videos na talaga pinapractice niya yung suntok na yun. And speaking of itong si Takei na magaling,
FYI po sa mga nanonood, he is stablemate of Noya Inoue. I went to the gym and I'm sure he's getting an advice for, you know, for the team kasi nandun din yung mga coach ni Naoya. So that's why this is for me a closer fight than the 80-20. And just to be honest with you, I always think that you know, a power punch is a game changer. But eh, hindi lang naman siya yung may power punch. Sipit Apolinar din. So sayo be unpredictable. Sa akin, I would like to see Takei you know, just do the same thing as what he did, make Apolinar feel the power. And then, pag naparamdam niya yon, it could change the game of Pete Apolinar. But let's talk about Pete. What should be the game plan for Pete, in your opinion? Take it to the later rounds. Use your skills. Rough him up. I want him to rough Takei up. Kasi make him feel rough up. Him up, tapos take him to the later rounds. How do you do that? What do you mean? Kasi yun nga, sinasabi nila, all dogs can't learn new tricks. So, yung si Takei, hindi pa naman siya all dog sa boxing eh. And wala pa siya na, alam na new tricks. Ano, bigyan niya ng tricks si Takei pa. Ano, bigyan niya ng boxing lesson si Takei. Yung clinching, doon napapagod yung mga ano, doon napapagod yung newbie boxers talaga, yung mga clinching, tapos sa inside game, doon madalas ano na parang nafi-feel kasi nila yung pressure, sa game ng kalaban nila, yung intensity nafi-feel nila doon. So kaya yung cardio nila minsan na parang mabilis silang mawalan. And nakita naman natin sa weigh-in si Takei, ang laki niya, tapos he looks drained. We'll see kung mapagod agad si Takei if mag-rough house si Pete. And then, 4 to 5 round, dun yung makikita yung skills niya. Okay. Most of the time, sa mga nakikinig, when you say take it to the later rounds, like what you said, ang interpretation dyan is not to get close. Not to get close. You'll use your footwork, not get close, not to be within the striking distance. So, but what you're saying is, take it to the next, to the later round, but instead of going out, clinch, roughhouse. How do you roughhouse? When you say roughhouse, you try to punch inside. Yung sweet punch kasi ni Takei, it comes from the outside. It comes from the outside yung punch ni Takei. He set up his right hook kasi malaki yung may buwelo length ni Takei sa kamay niya, malaki yung length niya. Yun yung ginagamit niya, may buwelo siya sa left hand niya, tapos tinatime niya yung right hook niya, then that ends the fight. When it comes to Pete, pag nakikita niya na yung range ni Takei sinaset up niya, hindi makaka-set up si Takei kung nandun sila sa close range, mid range, close range. Hindi kaya ni Takei yan. Sa long range, dun yung ano, parang sweet tea ni Takei. Yun yung parang ano niya, parang home ground ni Takei. When it comes to Pete, kaya naman kasi ni Pete, three-dimensional fighter si Pete. Kaya niya close range, kaya niya mid range, kaya niya long range. So, depende na lang yun sa fight kung saan sila mapupunta. But when it comes to Pete, gusto natin siya yung nag-handle ng fight. Kung saan mas uncomfortable si Takei at saan mas comfortable siya, I believe mas comfortable si Pete sa mid-range. Eh. So, kung kaya niya ma-secure yung mid-range, tapos ma-disclose niya yung long range ni Takei, then that will make it a bit easier for it to win the game. Okay, yeah. You know, actually, before I spoke with you, ang nasa isip ko rin, take it to the more than 2 rounds kasi hindi siya sanay na
So let me use his stamina. But I was thinking more of get out of the way. Get out of the way. Okay, Takei. That's not how... Baka maabutan. Yeah. Pag ano, masyado ka kasing pasensyoso, minsan doon ka pa na, ano, doon ka pa talaga nalalagot. And yeah, that's true. Pero, you know, I mean, we've been assuming so much about Take being a power puncher from the outside because of his K1. Don't you think he has a power also pag nag-close quarter? Kasi pag nag-close quarter ka, and you try to, your interpretation of roughhouse na extending the fight, baka naman ma-engage lalo sa brawl yung dalawang boksingero, eh, mapadali yung laban. Hindi naman typical brawler si Pete. Ginagamit niya yung mid-range kasi maliit yung ano niya, maliit yung reach niya. So, doon niya nakakuha yung combinations niya, doon niya na nababato yung combination niya, doon siya mas comfortable. Kasi yun yung mas swap sa caliber or sa anatomy ng pagiging ano, but yung body structure ni Pete. So, yun yung nakita naman natin doon kay Ramonal, mas matangkad si Ramonal. What did he do? Nandun siya sa mid-range, he used his angles, nakikita rin natin, maganda rin yung head movement ni Pete. And another thing that's important, yung head movement ni Pete, kailangan deceptive siya sa movement ng head niya, and hindi dapat siya, ano, like, stagnant yung head niya, kasi minsan, pag yung typical Filipino boxers, pag natatamaan ka ng jab, usually, you want to get it back, and then minsan umiinit yung ulo mo. So ang naisip nila, nawawala yung key nila. Hindi naman sa bawi kasi hindi naman typical si Pete ganun, pero parang nagiging ano na yung parang yung gap ng ulo nila magkadikit na lang. So ang usually nang nangyayari nung kay Jack, yung parang sa Korean, nandun lang nakakaano si Pete sa in terms of footwork, pero nawawala yung ano niya, yung head movement niya. Alam mo, that's also the thing that I wanted to say. Although initially ang sa akin, when I say extended, I was thinking more on focus sa defense and counter punching sa early rounds sa akin. Because I expect na magbabato to ng long bomb itong si Take, and siguradong he's gonna put his himself in the position to throw the long bomb. So I would assume he expect ni Pete Apolinar yung mga ganun suntok, and he has a counter punch for that. Yun ang sa tingin ko, defense and counter punch. I think wag magmadali, and self-control. Oh, yeah. Yeah, self-control. There will be a moment na matatamaan to si Take, wag siya magmadali, because pag magmadali siya, pwedeng matapos din talaga kagad. Either way. Because, yeah, so, tingnan natin kung ganun pa rin siya kalakas on the later rounds. Kasi, pero, ang tricky dyan, Sir Pao, and it's up to his coach, si Doc J, kailangan kasi, you get the respect of Takei. Yeah. Pag hindi mo, kunwari, ingat na ingat ka sa power punches ni Takei, ang nagiging isip mo na lang is to how to parang paano hindi ako matatamaan ng right hook ni Takei. And one thing sa mga power punchers, gusto nila sila nakakasuntok pero ayaw nilang sinusuntok sila. Yeah. That's why counter punches sa akin is the key here, kasi I expect him to attack. Sa akin, yeah, it's good na maging ano, defensively, ano, defensive minded ka sa first few rounds. Another thing is to set the tone. Hindi pwede, mag-backfoot ka lang dito, mag-backfoot ka lang dyan, stay away from his right side kasi dun yung important kay Takei. So, it's also important kung paano mo gagawin yung ring generalship mo. Kasi in terms of kay Takei, hindi pa kasi siya sanay na yung kalaban niya yung nag-aabante sa kanya, and yung kalaban niya offensive minded kasi ingat sila eh. And sa akin naman, I just want to do that for the first two rounds,
So just I could take Takei to an unfair yeah, territory. That's good. Tama, two rounds, mga ganyan. But it's also important na, kasi kung sabihin natin, mag-taper off ka muna sa first two rounds. Baka, para lang mabago. I'll give him the two rounds. Baka mabuild pa kasi yung confidence ni Takei doon. You know, eh, sa akin, that's taking the, putting the bait. Yeah. In sa akin, ah, that's my opinion. I understand as well, setting the pace, talagang you should have control to the fight. But sa akin nga, pero tama naman yun, sir. Sobra kasi yung build-up sa akin ng mga boxer sa, Depende kasi yan sa, sir, po, Depende kasi yan kung saan mapupunta yung fight. Yeah, Yung coach talaga na makakaramdam dyan, dapat he has the feel for the game. Mararamdaman niya if okay, you can you can move around or you can you can go parang ganyan, makikita natin dyan Pito, nagre-relax si Takeo, bigyan mo ng magandang combination tapos alis agad ganyan, so just to get his respect para maganyan, and that's very important para ma-consider ka as good coach na nabibigyan mo ng right advices yung fighter mo, not only sa after the rounds but in the middle of the rounds, that's very important. Okay, you can deliver. So yun yung ating keys to win. Medyo may pagkakaiba tayo ng konti. Ako, I would give the first two rounds just to take him, and then give him the fire, a little bit of fire sa round 3 and then onwards, but later round. So let's go to the final answer. What's our final prediction? Do you want me to give mine first or yours? Para naman kasi ikaw lagi nagbibigay. Kilala kay Pito. Hindi, actually ganito, guys, I do have respect with Takei. I've asked around, meron talaga siyang diamond hands daw. Diamond hands, tama. I think if first three rounds, if it's first three rounds, maybe this will go to Takei. Above, I would see. I would like to Takei will be, maybe after six round, Tita Apolinar. This could even go 12 rounds, sa akin. Mm-hmm. Pero I pag umabot na 12 rounds, delikado tayo sa score. So I would just rather want to see him. Siguro my final prediction is 8 to 12 knockout for Pete. Yeah. Sa akin, kung aabot ng kung mananock out niya ng round 1, well, God bless Takei. Pero kung hindi niya kaya, goodbye, good night. Mag-retire na lang siya, bumalik na lang siya ng K1 kasi it will be the end of his career. And Pete will retain. Wow, and kagad ah. Yeah. Ako, I'm taking a guess already. The reason why Arrow is here is that they're gonna go for the long haul. Which means they're really gonna tire him out. So, that's important. Later rounds. Important. He's gonna make a mistake, he's gonna get caught. Yung nandiyan si Janet Arrow, yun pa lang, nakikita na natin what's their game plan is. Kasi alam na rin yung kulang sa mga actually yun talaga yung kulang kay Pete . Diba sinasabi nila po natin na parang nahihirapan siya mag-recover, yung body niya masyadong drained pag weigh-in, but look at him now, he look comfortable, he look credible. Nakatakot yung abs Kaya nga yun nga, sabi nga ni Janet, first time na nakakita ng ganun na abs. Sinong boxers man na naging napunta kay Janet Arrow? Si Yumi Marshall, si Jerwin Angkas, and with all due respect, naging world champion yan sila, naging Olympic medalist yan sila, but she spoke highly kay Pete Apolinar, and that's very high para sa isang Janet Arrow. For sure. So I'm excited for that. That's tomorrow. Sana manalo. 1-1 ako dito . Dito sa 1-1. So, sana manalo. Kung talo ka dyan, Sir Pao, ibig sabihin,
May balat ka rin. Ikaw talaga. Pamasiguro ka na naman ng ano eh. Uy, ano nga, just so you know, na balita na dito na Inoue is fighting Paul Butler. So, pag-usapan na natin. Any final thoughts dito sa, ano, kay Apolinar at saka kay Takei? Any final thoughts before we move on to other things? Baka gusto nila i-underestimate ulit si Pete at ipalaban kay Takuma Inoue sa undercard ni Naoya Inoue. I think Omega is very much willing to do that. Wow. Alam mo, ipanalo lang ni Pete, baka mangyari. Sky is the limit, yeah. For sure. Kaya nga, sinasabi ko, stairway to heaven ni Pete to eh. Stairway to heaven talaga. A gateway to heaven, stairway to heaven. Sana manalo, no? That's my wish to lahat naman sa mga Filipino boxers natin. Manalo. Pati kay Jan Ordonio, medyo disadvantage din siya kasi late siya dumating, matangkad din yung kalaban niya. So, yun. Abangan na lang natin na susunod na kabanata. Ipagdasal po natin si Pita Pulina pati si Jan Ordonio na manalo po sa Corraquin Hall. Yun. By the way, yung isa pa pala sa Ohashi, si Taku Kuwahara, yun yung sinasabi nila ng mga Japanese boxing fans na mas magaling kay Yoshiki Takei in terms of boxing skills. Di ko and nakita. And he will be fighting Jimel Magramo on October 25. Ay, oo nga pala, may laban. Ohashi rin. Talaga mga Filipino, dadaday dito. Ohashi rin yan. Ohashi, oo. Galing-galing ng Ohashi. I've been to their gym. I've saw Takuma Inoue in person. Wala si Naoye. Oh. Sayang. Inamoy-amoy ko na lang yung gloves ni Naoye Inoue doon. Dapat makita nyo siya within this week kasi next week lilipad na siya ng Los Angeles. Sana nga. Sana dumanood siya bukas. Sana. Dahil talaga magpapapicture ako. Kasi wala lang. Yung pawis lang ni Naoye yung naabutan ko kasi yung mga boxing gloves niya. Nandun doon eh. So, inamoy-amoy ko lang amoy champion. Unti na lang yung araw niya dyan sa Japan. And I like it. Ang weird, no? Speaking of Naoya Inoue, who they just announced that he's gonna be fighting Paul Butler December 13 sa Japan. Yeah. Bakit pupunta siya ng Amerika? Bakit doon siya magte-training? Eh, sa Japan yung laban niya. Maybe there's something cooking. May kinukook sila na bigger fight ahead. Kaya dun sila nag-ano, dun, parang in preparation for bigger things ahead. Parang ganun lang. Is this more of a marketing stunt than an actual beneficial training move? Because both. It's both. I don't see any benefit going there and changing time zone. It's not like it's the Philippines na it's about the same time. Yeah. Kung gagawin mo umaga yung gabi, mag-guess kasi, ko na-adjust ka pabalik. Kasi let's get the facts straight. Kailangan mo talaga pumunta ng Amerika in order to be a pound for pound champion or a pound for pound number one pound for pound fighter. But that's just training, man. Huh? That's not fight. That's not a fight. It's just training that he's going to go there. Yeah, kailangan it's both public stunt or media stunt at saka mas magaganda rin yung sparring partners in preparation for him moving up on the bigger division kasi syempre when it comes to 122 yung mga Japanese boxers unti lang yung world champions nila in that weight class tapos sparring partners hindi rin masyado siya nakakuha doon nag-ano pa siya ng mga Filipino fighters and I do believe na Filipino fighters are world class pero yun pa rin yung nandun ka sa America. Work na tayo. The only disadvantage that we have is the environment and the access. That's our problem. You know, and kaya nga dito sa laban kay Pete, walang problema doon sa environment at sa access. Meron tayo. But the thing is, you know, going back to Naoya Inoue, scheduled to fight Paul Butler for an undisputed bantamweight in 50 years, it hasn't happened. Uh-huh. Aren't we underestimating Paul Butler? Because
the reason, and I will assume that the reason he's gonna go to the US is they're trying to build up probably a fight for 122 against an American. Yeah. Right? So aren't we looking past Paul Butler? Wala ba talagang chance na to si Paul Butler kay Inoue Inoue? The only way Paul Butler gets a victory is by sauna. Lagyan ka? Sinabi na nga ni Paul Butler yun eh. We know wala siyang right strategy for Inoue Inoue, and right, like most fighters do daw, sinabi niya, mahirap daw talaga magka-strategy kay Inoue Inoue, and yung ano lang niya, it's a risk you have to take, kasi syempre for all the marbles na yun eh, yun lang yung nasa isip niya. That's very lame for a champion na sabihin mo wala ka masyadong strategy. If you're a champion, for sure dapat may strategy ka niyan. And I'm sure they do marketing. Well, ano yung tanga yung ano niya, trainer niya? Theoretically speaking, ganun. It sounds like he's gonna run. He's gonna run, but if you are running against Inoue Inoue, that's not like parang hindi nag-amateur si Inoue Inoue and ganun. Hindi, kasi wala namang ibang talagang game plan kay Inoue Inoue. Hindi, so ganito nga. Kung ako si Paul Butler, you know, what you said is what I'm gonna do. But not literally your run, but I would try to box. And kasi, yun yung asset ko rin naman kay Paul Butler. Wala naman akong lakas. So, let's see if I can outbox talaga yung power puncher. Wala kang choice. Hindi ka pwede makipag... Eh, kaysa naman makipagbakbakan ka. Yeah, that's why he has only two choice. Kung ibibigay ba niya kay Inoue Inoue or magpapatalo siya kay Inoue Inoue inside the ring. Yun lang yung choice niya. Grabe ka talaga. Underestimate mo talaga si Paul Butler. No. I'm not underestimating Paul Butler. I've talked to Paul Butler numerous times and I like the guy. He's a good guy, pero yun lang. No disrespect. No, it's just now, Inoue is a pound-for-pound fighter and Paul Butler is the number 7th rank for whatsoever reason sa ring. And because he has the belt lang. Kung walang belt si Paul Butler, no way in hell you might have seen Paul Butler sa ring magazine list. Okay. Now, Paul Butler is not that old. Maybe may improvement. Pwede naman. Improvement? Yeah, he can improve. Okay. He can improve, yeah, for sure. Kasi, syempre, yun nga sinasabi nila, pag naging world champion ka, you go higher notch. Mm. Yeah. So, anyway. Pero ano, nag-improve yun si Inoue Inoue. What do you think? Ang layo kasi talaga ng disparity nila. Sobrang layo ng disparity. This might be the widest undisputed fight ever. Okay. So, I'm gonna ask you nga, what's the odds you think? What? Odds? I think... Yeah. Round 1, kaya ni Inoue natapusin si Paul Butler. Pero I think round 4, kasi syempre, undisputed yan. The build-up will be good. Dapat maganda yung build-up mo kasi syempre, ikaw yung first Asian fighter. Hindi, nothing will be easy. Nothing will be easy for Inoue Inoue. If gusto mo maging first Asian world undisputed champion, di dapat magiging easy sa kanya. So maybe he will try to display his boxing skills muna, ganun. Tsaka 2 rounds ka lang kay ano, 2 rounds lang yung sweat mo kay Nonito Donaire. Gusto mo ba 1 round lang? Syempre yun pa, ina-expect pa nila tatakbo si Paul Butler, so I'm sure he will get his cut off sa kay Paul Butler, and mga round 4 to 6 we will end Paul Butler. Para ano lang yan siguro, magiging maganda yan parehas ni Aaron Dapaen. Dapaen talaga, hindi pa eh. Anyway, let me ask you this. I just look at the odds. Do you think plus times 12 ba is the right times 12? Yeah. Maliit pa nga yun eh.
Mali pa nga yun. Parang wala na talagang pag-asa. Di, mo, this is the kind of fight, Antonino, na it would not happen kung walang bet si Butler. Dahil may bet, bet log siya. Mas may pag-asa pa si Jonas Tan sa kanya. Mas may... No disrespect kay Paul Butler, pero mas interested pa siguro yung boxing fans to watch if Jonas Sultan was there. You're not saying that because you're a Filipino? No. Kasi mas may pangalan si Jonas Sultan, mas nakita natin yung power ni Jonas Sultan, mas re-respetuin siya ni Naoya Inoue kaysa kay Paul Butler. Okay. All right, I guess we don't have to watch the Inoue versus Butler because we already know. No, it's a history. History in the making yan. And kailangan yung ginawa na nila sa Japan. The coronation na lang yan. The coronation, ano, festivity. We already have the winner. It's yung ano na lang, yung inaantay na lang natin is the announcement. And by the way, what's your percentage? Paul Butler, let's give him the respect. Kasi sinasabi nila na yun, si Paul Butler hindi naman deserving of getting Naoya Inoue. He is. Kasi sino pa bang gusto mong kalaban ni Naoya Inoue? Ikaw, Sir Pao. I'm gonna ask you. Realistically speaking, sinong gusto mong kalab... Ay, ano, sinong... ikaw yung promoter ni Naoya Inoue. Sino yung pipiliin mong kalaban ni Naoya Inoue? You know, thank you for asking that question. And it's very obvious that it's Paul Butler because of the belt. But if I want to be undisputed, there's no one else. So Paul Butler and then go up to 122 because there's no other competition anymore for him. So 118. So yes, last question. Has the belt, yun. Last question. Why would you fight Janrel Casimero? Ay, kung ikaw, bakit mo kalabanin si General Casimero? Anong meron? Right now, nothing. Nothing, yeah. That's the reason. So, why are we comparing Paul Butler to General Casimero when, in fact, I'm not comparing. Kasi, ano, hindi naman sa yes, sir, Paul, pero we can hear the noises around the background. Na yun nga, yung kasi sinasabi nila. Kasi maraming fans si Casimero, kaya yeah, ganyan. Yeah, for sure. Yeah, pero, but that's a fan opinion. It's different from manager's opinion. That's, yung mga that's why we are here to educate. Yeah, that's why we are here to educate. And siguro, based on that, I'm gonna switch to our last topic, which is Casimero. Although, I'm not sure about your position, but I'm gonna tell you my position here. You know, I'm upset na we're celebrating na nawala siya sa Ring Magazine ranking. And we should be celebrating those Filipino who made it, sina Vincent Astrolabio at yung mga iba who made it. Medyo nagiging personal, but for me, I think General Casimero, he needs to fight an activity fight, and I think ako yung minaamoy-amoy na magkakaroon siya ng laban activity fight. I don't think it's advisable na he goes straight away to a big fight. I'm not entirely sure where he is, but I'm hoping that he can sort everything in order. At basta umakyat lang siya sa ring, eh, you know, yung ingay niya, babalik yan. But in the case of having a title shot as of right now, because ang haba niyang bakasyon, medyo mahirap. Yun lang masasabi ko. Tapos, yun. Ikaw, what do you think? Totoo naman lahat ng sinabi mo, Sir Pao. Yung sa akin lang, let's give credit sa Filipino boxers kung sino yun nandyan. Kasi it's, ang pangit kasi sobrang disrespectful na ng mga fans. Actually, when someone is being posted other than him. Yeah, well, hindi na ako nakisali dyan. Ayoko na makisali nga dyan sa ganyan. Yeah, I know. Medyo nagiging palengke na masyado yung nangyari. No disrespect to the boxer itself. No disrespect to the boxer itself. Pero katulad ni Vincent Astrolabio, no one is loud chasing his name para kay Vincent Astrolabio. Pero pag nakikita yung background ni Vincent Astrolabio, sinasabi nila,
No, it's not. Hindi naman yan si Casimero eh. Like, give respect to that dude. Give respect to Vincent Astrolabio. He beat Rigondo when no other Filipino boxers did. Wala nakagawa kay Rigondo ng ginawa ni Vincent Astrolabio. Tapos, ipuput niyo yung other name doon. So, that's a big no-no para sa boxing fans, para sa Filipino boxing fans. Yeah, yeah. General. I understand where you're coming from. And siguro my advice to you, and medyo na-outgrow ko na kasi ng konti eh. Parang minsan, Anthony, parang wala na akong pakialam eh. Kasi my opinion is my own, and their opinion is theirs. And it's up to the boxing fans to understand kung ano talaga. I just hate it na nangyayari pa rin yung ganyan. And you know, I don't want to name names, pati yung mga ibang mga vloggers naging content na yung away-away. It's such a hindi maganda. You know, I am here to celebrate the sport, celebrate. Hindi kasalanan mo naman daw, Sir Pao, eh. Hindi mo daw kasi si Tom John Malubat. Walang pakialam naman sa sinasabi ng ibang tao. Kasi alam ko naman kung ano yung ginagawa ko, alam ko naman kung ano yung tama. If negative yung balita, yun ganun talaga yung balita. But, you know, I'm gonna be as professional as I can be. And I've learned my lesson the hard way, so huwag nyo na akong asahan na sumali dyan. Unless, you know, I'm needed and, you know, I can contribute positively. Eh, baka. I'm here in Japan and hopefully, yung ginagawa ko, the reason why I did vlogging, sinasabi ko sa inyo, no, ako yung may kasalanan kasi ako nagsimula ng mga ganito-ganito. But, ang gusto ko, ako yung gayahin. I want people to go to Japan to promote boxer. I want people to go to... Ikaw rin ata ginagayan yan eh, Sir Pao, ni Biselas eh. Ano? Nagiging chick boy yan si Biselas eh. Ay, naku, maligtan yata. I'm having fun in Japan. It's such a great experience, pare. Na open yung eye ko, lalo na sa mga respect ng Japan. I met all the Japanese boxers. Kahit di sila makasalita ng English, yung lagi silang nagbabaw, and yung mga Filipino mismo dito, nagsasabi sila, you know, dito pag natalo ka, people are gonna say, next time bawi ka, labang ka pa uli, kaya mo yan. Nakita naman nila natin yung gesture ni ano, diba? Si, yung nakalaban ni Tom John Magubat. Ang ganda ng gesture, ang ganda ng message na dineliver. Yeah, and then after the fight talaga, yung respect, and then, you know, go for it, laban lang. I mean, although, may mga yaangas din daw ng mga Japanese boxers, but you know, generally Japan is, I'm sorry to say, way better in terms of culture, in terms of infrastructure. Sobrang bilib na bilib ako sa mga sawi. Ang dami kong gustong istorya sa inyo sa Pow Salud project, so hindi next time. Ko, gusto mo na sa magana diyan, Sir Pao, eh. Ayaw mo na ata umuwi ng Pilipinas, eh. Dadala mo ba pamilya mo diyan? Dadalhin ko na nga yung pamilya ko dito, mag-aral na kami ng Nihongo. Man, sobrang quiet, bawal ang maingay. Dito nga, pag sumigaw ka pag gabi, nagagalit niyo. Talagang, and the train here, train is it's a symbol of success. Sa Pilipinas, it's a symbol of hindi success kasi ang papangit ng sa tabi ng train. Sorry to say, dito grabe, puros bar, puro magaganda yung ano. Ayos talaga, ayos. Kaya nga, Sir Paul, going back to your another topic a while ago, bakit palilipat si Naoya Inoue sa Japan na doon naman yung comfortable space, niya, tama? Kasi, syempre, kung nandun ka sa America, the world is bigger. Lahat yung doon magbabago sa'yo. And you will meet different persons. Yun yung gusto siguro nila maramdaman ni Naoya Inoue as a pound boxer. Kasi, ibang-iba yung ano, lalo na sa Los Angeles pa siya, and balita natin na gagawin siyang protege ng wildcard boxing to be like Manny Pacquiao, Miguel Cotto, yes. Something like that. Yes. So, maganda kay Naoya Inoue in terms of his brand, at saka sa overall sa ano na rin niya, sa personality na rin niya, kasi it will make him bigger tsaka better. Yeah, I agree with what you said. I just felt like Paul Butler is being disrespected because of those moves, because there's no other way. I think Paul Butler will feel like he is being respected more.
Kasi syempre pumunta ka ng wildcard boxing eh. Wildcard boxing is bigger than Ohashi. Well, it's not the gym that makes you, man. It's the trainer in yourself, and ikaw pa lang nagsabi na sobrang lamado. So why would you need to source out and change something that's already working? And just to argue with you. And plus, ang nakikita ko lang dyan is the marketing side of it. Because dito sa Japan, na nakikita ko ang dami niyang poster. Everyone knows him in Japan. Inoue. So, yun lang nakikita ko. But the fight is in Japan. He has a very good trainer here. They have one. And Paul Butler is not that good of a threat. Times 12? And you go to the US? It must be a different reason. I'm sure he's gonna go back after a while and still train here in Japan. Kailin ko hindi. For one month ago. Sa America. Feeling kasi, ko, ano, baka November, balik na yan dito. Baka 3 weeks. Mga ganyan siguro. 2 weeks from his fight. Away from his fight. Ganun naman talaga parati yung mga boxers eh. But, talking about Inoue, it's ano kasi, parang yung fight, yung trainer pa rin naman niya doon sa Los Angeles, like he mentioned sa isang article, si Shingo pa rin, it's his father, si Shingo, na yun pa rin yung maging trainer niya, Ohashi will be there. Ang different lang is the gym itself. Tsaka, We don't know yet if secured na ba yung wildcard boxing gym and if makakasama ba si Freddie Roach sa corner niya, but it will be a good output in terms of his team. And feeling ko ako, kung ako yung team ni Paul Butler, I'll be very very thankful kay Inoue, in a way, kasi nire-respeto niya ako na syempre nag-hire ka pa ng trainer ganyan, magaling world class na si Shingo, he might be coach of the year pretty soon or ngayong year may chance siya maging coach of the year, pero i-add mo pa ang isang Hall of Famer na si Freddie Roach, that speaks high. Parang kung merong Buboy Fernandez, meron ka pang Freddie Roach. Anthony, baka naman isang suntok lang yung gawing mangyari dyan sa overkill na. Sa times 12 mo pa lang na baka naman... Pwede nga eh. I think may good chance si Inoue to land one punch tapos agad ang laban 9 seconds, parang si Zolani Tete. Kaya ni Inoue yan. Parang ikaw yata ang hindi nagre-respect eh. I know, kasi kwento dito, very humble daw talaga to si Noe Inoue dito. Respeto? Marespeto pala si Noe, sure? O yun, yung sabi dito ng mga tao dito, very humble pagkausap mo. Si Takuma nga, ewan ko, siguro culture lang nila, nagbabaw. Nagbimedya siya, nalapitan ko, papicture. Tayo siya eh. Mababait nga talaga mga Japan. So kaya yung mga parang ayaw talaga nila yung opposite sa kanila, minsan pissed off talaga sila sa mga mayayabang ganun, and that's why they don't like be around sa mga ganun na type of human being talaga, master. Anyway, pare, siguro last topic na natin, isang oras na pala. Ano ako, 12:30 na dito sa Japan eh. Huwag ka na matulog, sir, ka. Manood na lang tayo ng Gilas. Ayaw nga pala, no? Anong oras yun? 1 hour from now. Live ba ako? Mag-live kaya ako. Huwag ka na matulog hanggang kay Pete. Hanggang kay Pete, huwag ka na matulog, sir, ko. Patay ako. Hindi ko na kaya manood. Ganang oras ba yung laban ng Gilas? Saan ko ba mapanood yung laban ng Gilas? Sa One Sports lang. Wala namang One Sport dito eh. Meron. Nakapanood nga si Janet eh. Coach Janet. One Sports? One Sports. TV 5 bata yung inunod yung last time si Coach Janet eh. Sa Japan? Yeah. Nag-ano siya nung my day siya ng time na yun sa Top and Text eh. Oh. Turuan ko muna ako gamitin yung remote control. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi ako marunong yun. Paturo kayo eh, bro Jago. Japan eh. Tulog na sila, ano dyan, Sir Pao?
Oh, tulog si Mark at saka si Coach. Ako lang iingay. Okay yan, si Coach dyan. Kaya daw yung enjoy na enjoy dyan eh. Pasyal ako ng pasyal. Alam mo na ang nakakatawa, pare. So, karamihan ng mga Filipino dito, kilala naman ako, lalo na yung pag nasa boxing. Tapos meron ako isang follower dito, si Eric, who's been my tour guide. Libre halos lahat ako ng sinasamahan niya ako kung saan-saan. So, nakakatawa. So, shout out kay Eric. Thank you very much kay Erica din. Naglimit na sa bahay nila, sa beach. Ayos. Daming libre. Tsaka yung si Hiroaki, si Katsuka, mga dating boxer. So, here in Tokyo. Siyempre sa Osaka, yung team ni Zip, si Ate Mavic, at saka si Sacho, yung boss nila doon. Yun. Medyo masaya naman. Parang nakakaabuso na nga eh, dahil puros libre na lahat ng kain ko eh. By the way, gusto ko lang ma-share sa'yo, Sir Pao, how good boxer is si Vincent Astrolabia. And I'm sure napanood mo na ba si... Yeah, you covered Vincent yes. Astrolabia na, di ba? Yes. The work ethic of this guy, I think siya yung pinaka-overlooked na contender natin sa Pilipinas ngayon just because of his... record. Kasi sinasabi niya, hindi kasi tayo fund enough sa may mga dalawa ng talo, tatlo ng talo, mga ganyan na type of boxers, but hey, Manny Pacquiao was... Napunta mo na ba siya? Dabaw ka lang eh. Parang di naman magkasama. I mean, nagkita lang kami. That's why I speak highly about him kasi nakita ko yung work ethic niya. Okay. Nakausap ko niya. He's a very funny guy. May Powcast shirt din yan eh. Alam ko, si Kim Nalo. Grabe, sobrang hard worker ni Vincent Astrolabio. And I'm happy that he gets what he deserves. Parang, bira lang makakita ng boxers na pasensyoso masyado sa, wala pa siyang, ilang months na ata siyang antay ng laban, yun, and then, right now, he's getting his big break. It will be announced very, very soon. And I'm happy for him. I think siya yung boogeyman talaga sa bantamweight division. Boogeyman, dark horse. Both. Pwede rin siya maging sleeper. Ganun. Lahat kasi, he's being overlooked not just around the world, but in the Philippines. So, dito lang nakita na after beating Guillermo Rigondo, you forgot about the guy. Yeah. And it's very sad. Kasi when you beat a legend, you're supposed to celebrate like you're Dennis Ugas. You are supposed to celebrate 1 year of existence of that victory, yung mga ganun, katulad ni Guillermo. Brother Anthony, not everyone is like you. Hindi naman, kasi ang mga Filipino, real talk, gusto nila yung mga kagaya ko YouTuber na lumalaban. Tsaka yung mga plot katulad na nandun na sila sa America lumalaban. And I get them. That's why I'm happy for Vincent Astrolabio. Yun, matuloy yung laban sa America. And finally, ma-showcase na niya yung kung ano yung pinaghihirapan niya kasi wala pa siyang laban. He has been in the gym, training with Aston Palikte, nung may fight si Aston Palikte. How long was that? Few months ago. So, ang layo na. And right now, it's in the process. And for sure, next time around, it's not just me, it's not just you na pag-uusapan si Vincent Astrolabio. After he wins his fight, many will say that Vincent Astrolabio is legit talaga siya. Gusto ko. Alam mo, we need more of fans like you na naniniwala at nagpa-follow sa boxer as a boxer. Yeah, hindi lang as dahil, a boxer. Yeah. Yeah, kasi, syempre, ganun na talaga tayo, guys, eh. Ganun na talaga. So, we just have to understand people. Kasi, kanya-kanya naman tayo ng preference. Oo. So, anyway, huwag ka masyado, relax ka lang. Hindi, hindi naman.
I think, ano, parang inaano ko lang talaga na there's a guy named Vincent Astrolabio in the boxing industry. Yeah. And I hope, hindi lang natin kilala si Jonah Sultan, Jerwin Angkaas, Yumir Marshall, hindi lang yun yung boxer ng MP, hindi lang si Mark Magsayo. There's a lot of boxers na parang nagpasikat na pero hindi pa rin natin pinapansin. And that one of it is Vincent Astrolabio. You'll see soon. Yeah. Okay. Okay. So, I think that's the end of our show. May nagtanong bad ka sa amin si Casimero. I just wanted to say I feel bad because we're capitalizing on the negativity of kung ano nangyayari. Nalulungkot ako dahil nagiging basta alam mo yun yung ibig sabihin. Actually, Casimero is good for the sport kasi meron silang sinasabi, one man's trash is another man's treasure. So yung clout ni Casimero, it could go either way. Magiging beneficial sa boxers after him na makaka-learn ng lesson about kay Casimero, ganyan, makakita ng story about kay Casimero. So you know makukuha rin nila yung name ni Casimero because that they replace Casimero, something like that. But it's not the way it should be. Katulad ni Lerasan, speaking of him, he is considered a four game winning streak in Thailand. Yeah, he is considered as Thai executioner, pero hindi siya masyado na pag-uusapan because of his record. And just like Manny Pacquiao, just like Daniel Casimero, they have strings of losses. Kaya normal. Ito si Adrian eh. Experience na lang yun sa kanila. And look how Lerasan capitalized on his experiences fighting against Dave Apolinar. Ngayon, binalita naman namin si Adrian Lerasan. Unfortunately, not a lot of people share, like, comment because it's up to you rin kasi. Sa inyo rin yung preference niyan, guys. But to make sure na updated kayo lagi, si Anthony laging nagpo-post sa Powcast Sports Community Group. Just in case hindi pa kayo updated or hindi ka pa yung nakasali, punta kayo doon. Halos lahat ng boxing news pinopost po natin doon. So thank you very much. Kailangan manalo ni Pete bukas kasi mas gaganda yung hype ni Leonard Sarcon pag tinalo niya yung nakatalo kay Pete. Just joking, bro. Yeah, o nga pala. Yun din, Leonard Sarcon. Thank you so much, Anthony. Promise you, I will give time to talk to you about the things that we should be talking about. It's just that I'm a little confused with myself as well with the schedules and all that. So I'll be back in Manila. Buti na lang, dapat may Cavite pa ako. Buti hindi na natuloy. Blessing in disguise. Although good luck na rin sa magpapaboxing dun sa Cavite. JMS, boxing promotion. So family time muna. Kung tagal ko nang nawala sa family ko. AJ, tuloy. Ate ni Joshua. Shoutout ka. Pahinga muna ako. Hindi na ako magla-live. Hindi ko na kaya. Baka magkasakit pa ako. Dalawang araw na lang ako dito. Hindi pa ako makauwi. Good luck kay Pete na lang. Good luck kay Pete. May God's blessing be with you. Kasi for sure, after tomorrow, you will be a lot more... many boxing fans will be more interested of knowing you. Yeah. Kasi, syempre, beating Ashiga is an incredible sa record mo. So hopefully everything goes well tomorrow. You can celebrate and then on to the next Inoue undercard. That's a very big deal for Philippine boxing also. Sana pare. Alam mo, hindi sa pagmamayabang, no? Halos lahat naman ng mga boxers na bago nagsimula ng world stage were able to cover them bago sila sa Pilipinas. Mark Magsayo, Jerwin Angkaas, halos lahat yan, General Casimero, dumaan niya lahat sa Powcast. Kaya nga, tapos... Mag-stick kayo lahat sa Powcast. Tapos sa December, nandun nga pa. That's sweet. Sobrang saya niyan. Yan siguro yung, kung manalo sila bukas or Pau, yan siguro yung regalo sa'yo na dahil lucky charm kanila. Sana magkatotoo.
Let's go. Okay. Salamat, brother. Good night sa'yo. Good night, sa'yo. Good night. Okay. Bye. And salamat po sa inyo lahat. Sana nga maging lucky charm. Hingi lang ako sa inyo ng dasal. I'm gonna probably, when I wake up, I'm gonna do live. I'm gonna ask for prayers for Pete and John Ordonio. Sana 2-0. At saka sa lahat po ng mga Filipino boxers na lalaban. Hindi ko man kayo maibalita lahat kasi hindi ko naman alam lahat. But I will continue to, you know, to support the sport. And of course, be fair na rin. Sa mga Japanese boxers, I love them. I don't hate them, but I hope you win against them. That's it. Salamat po. Ako po si Pow Salud. Just in case hindi ko pa naka-subscribe, subscribe, hit that notification bell. Time to sleep. It's 12:43 a.m. here in Japan. Thank you, guys.